ngayon, gagawin ko ulit yung usual na ginagawa ko kapag binibigyan ako ng flower ni hubby. So, pinipreserve natin sila. Nilalagay ko sila sa frame, tapos sinahang ko sila din, i-display ko sila dyan. Kasi alam nyo naman, diba, na hindi ganon kamura yung mga flower, especially kapag magbibigay siya kapag may event. So, usually binibigyan niya ako kapag mga big event, ganyan. So, ako naman, kinikip ko yung mga flowers. Yung isang flower na binigay niya sa akin noong anniversary namin, ayun, nakip ko na siya, mamaya ipapakita ko sa inyo. So, bumili lang ko ng ganitong frame, guys. Usually, meron talagang parang glass frame na ginagamit para ma-preserve yung flower. Pero ako, ganito na lang. Yung kinukuha ko, guys, yung may ganito sa likod, yung ganitong klase ng frame, kasi para ma-move natin siya, eh, di ba medyo makapal kahit na iipit na natin yung flower. So, para ma-move natin siya. Halimbawa, nilagay natin siya dito sa frame, kahit na mapisil siya ng konti, o dahil nga medyo makapal pa din yung flower, hindi siya mahirap ilagay o i-preserve dito sa frame na ito. So, yung frame na binili ko pala, guys, simpleng frame lang na tig 60 pesos. Merong mas malaki nito, pero ito na yung nasimulan kong size na frame na ginagamit ko kapag nagpe-preserve ako ng flower. Actually, second time ko pa lang naman na maglalagay ng flower sa frame, kasi usually yung mga binigay niya dati nasa jar, doon ko nilalagay, tapos nilalagyan ko ng sand. Pero ngayon, ganito, ipapakita ko sa inyo o i-share ko sa inyo, kasi hindi mura ang flowers, alam niyo naman yan, di ba? And tuturuan ko kayo kung paano natin patagalin yung mga flowers na yan. So, kailangan nga natin ng frame. Tapos, yung mga flower na binigay niya sa atin. So, ganito guys. Kapag bibigyan ka niya ng flower, syempre, picturean mo na, i-share mo sa IG, sa Facebook, ganyan. Ngayon, after siguro mga ilang days or one week, medyo naalis na yung moist ng flower, iipit na natin sa book. Kuha kayo ng book na medyo makapal, tapos dun nyo iipit. Tulad nito, inipit ko lang dito yung flowers para maalis yung moist o masipsip ng mismong book yung moist. Ako usually yung ginagamit ko yung mga book na hindi ko na kailangan. So itong gagawin nating flower ngayon, ganito yung itsura niya dati. Binigay sa akin to ni hubby nung Teacher's Day. So ngayon, iibayin natin siya or ipe-preserve natin siya. Kasi ganyan lang siya, na alikabukan siya sa kwarto ko. So mas maganda kung ipe-preserve natin siya ng maayos, di ba? Pero depende sa inyo kung anong size yung kukunin niyo. So, 6 na piraso to, pero pagkakashine na natin siya dito. Okay? Tapos, naipit ko na din yung ibang flowers tulad neto, pero depende din kung ilalagay din natin yung pang design. Tapos, guys, itong mga ganito, ito yung pinaglagyan ng flower, or parang, ito yung dito niya, yan. So, tinago ko siya, ito yung parang gagamitin nating papel na pang background nung mismong mga bulaklak. Para hindi naman siya plain tignan, o para hindi lang dito naka-background yung mismong flower, lalagyan natin ng ganito. So, ayan. Sukatin lang natin to, tapos gupitin natin siya. Or pwede din, guys, ito na lang yung gamitin natin panukat. So, ayan, guys. Parang kumbaga ganyan yung magiging kalalabasan niya, or magiging background, or magiging patungan ng mismong flowers. Tapos, dahan-dahan tayo dun sa salamin, kasi manipis lang siya anytime na maipit mo siya, masagi mo siya, mahulog, mababasag siya. Kukuha lang tayo ng mga ganito, guys. Konti lang. Tapos, ikat na din natin. Hindi ako ganong creative, hindi din ako magaling sa ganitong paraan, pero i-appreciate ko na din yung magagawa ko. Tapos, yung ibang mga roses, guys, inalis ko na din yung mga leaves niya. Tapos, ilagay na natin siya dito. Ayan. Huwag niyong ikakat agad. Ano muna, tignan muna natin yung mga magagandang design na pwede nating magawa bago natin siya ikat, okay? 6 to eh. Actually, dapat mas malaking frame yung gagamitin. Kaso, itong size na regular na ito yung nagamit ko dun sa una. At saka maganda naman kasi siyang tignan. So, ayan. 6 to. Medyo susikip sila. Ayan. Alam ko na-appreciate din ng iba or yung nagbigay sa atin kapag nalaman nila ang pinipreserve natin yung mga flowers na binibigay nila. Kasi hindi naman biro yung perang ginagastos nila para lang mabili tayo ng flowers, di ba? At saka isa pa, napakaganda nilang pag-design. Meron na nga akong isa eh. So ito na nga yung pangalawa. Iano ko lang, ilalagay ko lang sa frame. Ikakat ko muna to, of course, itong stem ng ano, ng roses. Ewan ko kung ako lang, pero nangihinayang talaga akong itapon yung mga roses. Kasi hindi ako ganun kapan or kahilig sa bulaklak sa ngayon.
Pero ayun, 'di ba nakakapanghinayang naman na itapon natin yung mga roses? Lalo na hindi birong presyo yung mga roses kapag may event. So yun guys, iti-tape ko lang siya dito, parang nilalaminate ko lang siya, parang ganun yung style. Tsaka para hindi na din hanginin yun sa loob. Charan! Ito na siya guys! Nagkaroon lang tayo ng konting problema kasi yung binili ko maliit na frame, kapag pala 6 o siguro more than 5 or more than 4 yung mga flowers, medyo nahihirapan na dito. Tsaka late ko na kasi inipit yung mga flowers, kaya hindi sila napitpit, parang hindi sila lumiit, ganun. Hindi tulad nung ginawa ko dati, medyo maliliit sila kaya hindi ganong bumubuka yung sa likod. So ganito yung itsura niya guys, ito yung kalalabasan niya. So, hindi siya like sobrang ganda, pero para sa akin, okay na to kasi nakita nyo naman, diba, pwede siyang ipang design. Hindi siya sobrang ganda para sa mata siguro ng iba, pero para sa akin, okay na tong product na ito. So, ganito yung ginagawa ko guys kapag iniipit ko siya. Halimbawa, 4 days to 1 week, doon nyo na i-start na iipitin yung mga flowers ninyo. Lahat ng mga kasama doon sa bulaklak, ipitin nyo na. Tapos, hintay kayo ng 2 weeks o mahigit. Doon matutuyo o maaalis yung moist nung flower. That's the time na pwede nyo na siyang gawin na ganito. Okay? Mas malaki yung size niya guys pala. Kasi dahil 6 na bulaklak to. At saka hindi sila masyadong naipit o napitpit. Hindi sila masyadong lumipes o lumiit. Nangailangan ako ng mas malaking frame. So, ang size na frame na ginamit ko is 10x12. Ito siya. Ayan o. So, ganito yung kinalabasan niya. Ipapakita ko sa inyo yung isa naman. Sayang oh, ganito lang sana kaliit. Although, konting laki lang naman yung ano neto. Ayan, ganyan lang siya kalaki. Yung dinagdag. Pero sayang, di ba, kung ganitong size na lang sana. So, ang kalat, no? Guys, ayun yung tinutukoy ko. Ito binigay niya nung anniversary namin. Ayan siya. Yan, ito. Tapos ito naman, bigay nung estudyante ko. So, ganyan lang sana kalaki. Yan, tatlong yan. Tama lang yung pagkakaipit ko sa kanya. Kaya kahit na maliit lang yung kailangan na frame, okay na din sa kanya. Ayan guys, nga pala yung frame, 75 pesos. Yung ganitong size, nasa 60 pesos. So, ayan guys, kung makikita ninyo, mas maganda yung pagkakaipit nitong una na ginawa ko kesa dito kasi nalanta na eh, bago ko pa sila naipit. So, ito kasi medyo fresh pa tulad ng sabi ko kanina. Basta sundin nyo lang yung sinabi ko kanina, mas okay yung kalalabasan kesa dito. Ayan siya. Pero ayan yung bago natin, ito yung una natin. Ayan sila guys. At feeling ko naman, mas dadami pa sila soon. At ganyan din yung gagawin ko kapag nabigyan ulit ako ng flowers. Kita ba siya guys? So, ayan siya. Medyo malaki to kasi mas madami na yung flowers na nilagay ko eh. Ito, tong una. Ito, tong last pala na ginawa ko. Ayan siya. So, ilalagay na natin siya dyan. Ipang di-design na natin siya. So, that's it for this video. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa video na ito. And huwag nyo lang sayangin yung mga bulaklak ninyo. Huwag nyo lang itapon. Diba? Sayang na sayang yung mga yan. Mahal yung pinambili dyan. Kaya, ayan, i-preserve nyo na lang. Yun lang naman yung simpleng way paano nyo i-preserve yung mga bulaklak na binibigay sa inyo. Diba? Mas matagal natin silang makikita at may pang de-design pa natin. Thank you so much for watching. Huwag nyo kakalimutang mag-like, comment, and subscribe! Bye!